Ikasampu ng Disyembre, Martes sa ikalawang linggo ng Adbyento. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano sa palagay niyo, kung may 100 tupang isang tao at naligaw ang isa sa mga ito, hindi ba niya iiwan sa kaburulan ang 99 para hanapin ang naliligaw? At sinasabi ko sa inyo, kapag nakita niya ito, mas matutuwa pa siya rito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman ayaw ng inyong Ama na sa langit na mawala isa man sa maliliit na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, mas matutuwa pa siya rito kaysa 99 na hindi naligaw. Dalawang bagay ang itinuturo ng Ebanghelyo ngayon. Una, mabuting pasto ng Diyos na lubos na gagalak sa pagkakatagpo sa iisang tupang naliligaw ng landas. Hindi dahil mas mahal niya ang iisa, kundi dahil mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang tupa, kaya naman nagagalak siya kapag natagpuan ang nawawalang isa. Mahalaga para sa Diyos ang bawat isa sa kanyang kawan. Hindi niya isasakripisyo ang isa alang-alang sa nakararami. Para sa Panginoon, walang dapat na maiwan. Ikalawa, tulad ng dakilang mabuting pastol, tinatawag din ang iglesia, tayo, na maging mga mabubuting pastol. Tungkulin natin bilang mga alagad ni Jesus na magmalasakit din sa mga maliliit maging sino man sila. Mas madaling talikuran ang tumatalikod sa iglesia ang mga makasalanan, puta, adik, magnanakaw. Mas madaling laitin sila at magalit sa kanila. Subalit hindi ganoon ang tugon ng mabuting pastol sa harap ng kasamaan. Hindi niya tinutuligsan ng kasamaan ang kasamaan. Sa halip, tinutugon niya ito ng kabutihan. Ganyan ang pagiging mabuting pastol. Pagsasagawa, paano mo isasabuhay ang Ebanghelyo ngayon? Araw-araw mong ipahayag ang kanyang pagliligtas.